Hi guys! Welcome back dito sa aking channel. Ito po ang iyong lingkod, si Junior Abalajen ng ABALAJEN'S TV. Ngayon guys, ang itatampok natin ay hindi itong papaya na nasa likod ko. Background ko lang yan. Ang gagawin natin guys ay magtatanim tayo ng mga halaman via intercropping. 1, 2, 3, come on! Bago ang lahat, paliwanag ko muna kung ano ang ibig sabihin ng intercropping. English kasi, kaya hirap unawain eh. Siyempre, Tagalog tayo. Malalim yung salita na ano, English. Intercropping. Okay guys, ano nga ba ang intercropping? Ang intercropping guys ay isang pagtatanim ng mga halaman na sabay-sabay o di kaya ay magkasunod na itinatanim sa isang lugar. Iyan 'yon ang ibig sabihin. Pero guys, bago natin ituloy yung ating kwento, nais ko munang magpasalamat sa ating mga subscriber, sa ating mga viewers. Kahit hindi tayo subscriber, pero nanonood tayo sa aking mga video. Guys, magandang balita. And then, thank you Lord. Ang ating channel po ay isa ng monetize. Aba, congrats ha, kuya. Kaya guys, kung mapapansin nyo, kung manonood kayo sa aking mga video, ay mayroon na pong ads ang ating video, o may mga ads na ang ating mga video bilang pagpapatunay na tayo ay isang monetize channel. Kaya guys, kung kayo manonood, huwag nyo lang munang skip ang mga ads ng aking mga video. And then, thank you. Thank you sa lahat na sumusuporta sa aking channel, yung mga tumulong sa akin para matutunan ko ang buhay YouTube. Thank you sa inyong lahat. Hindi ko na kayo iisa-isahin, lalo na yung aking mga mentor dyan. Okay, yung mga aking naging advisor habang nag-uumpisa pa lang tayo ng ano, pagiging isang YouTuber o bilang YouTube creator. Okay guys, itutuloy na natin. Ito na, explain ko na ha. Guys, ang intercropping ay isang pagtatanim ng dalawa o higit pang halaman sa iisang lugar na magkakasama. Okay, anong ibig sabihin nun? Halimbawa guys, dito sa aking mga tanim, ipapakita ko sa inyo. Tulad dito guys, sa lugar na to, mayroon ako ditong tanim na ampalaya. Yan yung ampalaya natin ay umaakyat na. Yan, makikita nyo. Ito. Yan. Bagli guys, nag-uumpisa na silang gumapang. Yan. Okay, yan. Ito. Gagapang ang mga yan papunta dito sa taas. Yan, papunta dito sa taas sa ginawa kong balag o trellis. Yan. Pagdating sa taas ay gagapang na yan sa ibabaw hanggang doon sa kabila. And then doon sa kabilang side din ay mayroon din tayong tanim na ampalaya. Kaya pag kumakan yan, magtatagpo dyan sa taas, magsasalubong sila. Bali guys, kung ano, mapansin nyo, dito sa gitna ng aking plot ay may tanim tayong ampalaya. And then, dito naman sa gilid o sa iba pang bahagi ng plot ay mayroon tayong tanim na pechay. Ayan. Ayan, hanggang doon. Yung ating ampalaya ay nasa gitna lang. Sa susunod na mga araw,
siguro mga 10 days na lang guys, ay hindi na nga abot ng 10 days guys, ay mag-uumpisa na tayong mag-ani dito sa ating pechay na tanim. Yan. Kapag nawala na itong ating pechay, natapos na tayo mag-harvest, ay ito namang ating ito namang ating ampalaya. Sa 10 days na yan, siguro nasa taas na. Ayan. Aangat na siya. At pagdating ng araw, ay bubunga na. Siyempre, makakapag-harvest na tayo. Okay guys, punta naman tayo dito sa kabilang side ng ating tanim. Okay. Dito naman sa kabila, makikita nyo, mayroon na tayong trellis na kahanda. And doon sa kabila naman yung pinakita ko kanina. Ngayon, dito sa baba, may bago akong lipat na ampalaya. Ito. Mga 3 days na ito. Nalipat dito hanggang doon. Bali, ilang puno nilagay natin dito? 5 puno ang nilagay natin dito. Pero kung mapapansin nyo guys, dito sa gilid ng ating plot, mayroon din tayong tanim na pinaghalo. Mayroon tayong mustasa, and then mayroon tayong pechay. Actually guys, yung pechay na nandoon, naunang lumaki na, pwede nating pagkunan yan guys. Pero guys, ganito yung ginawa ko dito sa aking plot na may tanim na mustasa, pechay, at saka yung ampalaya. Ang ginawa ko guys, bago ako nagtanim dito ng pechay at saka yung ampalaya, naglatag muna ako dito sa ilalim ng ating plot ng organic fertilizer. Okay guys, ang ginamit natin guys na organic fertilizer ay combination. Bali, 4 ang ginamit nating combination na organic fertilizer. Una, gumamit tayo ng chicken manure. Pangalawa, gumamit tayo ng kusot ng cucumber. Pero ano na yun ha, yung medyo nabubulok na. And then, gumamit tayo ng compost. Nakuha natin compost dun sa ating pinagtatambakan ng mga kalat ng damo na tinatambak natin na naging isang lupa na rin. Kaya yung pang-apat naman guys, dahil mayroon tayo doong saingan, lutuan ng pagkain ng aso, mayroon tayong nakukuhang abo. Ngayon guys, yung abo, hinalo natin yan dito sa ating ginawang organic fertilizer. Bali, 4 na klase ng ginamit natin dito na organic fertilizer. Okay guys, kaya yan, pag tayo nagtanim, naglatag muna tayo dito sa ilalim. Yan. Kaya sa ilalim nito, may organic tayo. Guys, hindi pa doon tayo nagtatapos. Dito naman sa gitna, guys, kung nakikita nyo, ito yung aking mustasa. Actually guys, nakapag-harvest na tayo dito. Naiwan lang yung maliliit. Yan. Since nasa gitna siya guys, guys, pag natapos na itong ating mustasa, yan, pag na-harvest yan, bubungkali na natin guys para taniman ng sili. Bali, ang itatanim natin guys dyan ay 2 klase ng sili. Yung siling makupa at saka yung siling laboyo. Ito, pakita ko sa inyo yung ating nakapunla na mga sili. Sa banda dito guys, mayroon akong nakapunlang sili. Dahil ilang puno lang naman yung tatanim natin dun sa plot, kaya dito ko na inilagay yung ating punla. Sa banda rito ay siling laboyo to guys. And then dito naman sa side na to, medyo malalaki na, ay siling makupa. Kaya yan guys yung ating nakahandang itatanim kung sakaling mawala na yung ating mustasa. Kaya nakaready na to. Mga 10 days pa guys, pwede na nating i-transplant to. Kaya ito namang ating mustasa ay mauubos na yan ma-harvest. Kaya guys, gumagawa tayo ng paraan para hindi masayang yung panahon at saka hindi rin masayang yung bakanting lote na
nakatiwangwang lang dyan kung sakaling hindi natin tataniman. Kaya magtatanim tayo ng iba-ibang crops doon sa area na yon. Pero guys, hindi basta-basta lang naman na kung ano-anong itatanim natin. Siyempre, dahil may ampalaya na nga tayo dito sa ilalim, may ampalaya tayo dito sa gilid, hanggang sa taas, magkakaroon ng lilim yung ilalim. Siyempre guys, ang itatanim natin dyan sa ilalim ng ating ampalaya, kung sakaling lumago na ito, umangat, yung itatanim natin, siyempre, yung mga halaman na hindi gaanong nangangailangan ng sunlight. Sigurado kasi guys, magkakaroon dyan ng lilim. Kaya tamang-tama guys, ang itatanim natin ay yung sili. Kasi gusto-gusto nila yung medyo malamig, makulimlim. At siyempre, naarawan naman guys, kasi hindi naman lalagyan natin ng space dyan na maarawan din yung ating tanim dito. Kasi dito naman, makikita nyo, open naman siya puro ampalaya lang yan. Ayan, wala man tayo ditong mga punong makakalilim doon sa. Kaya mas maganda talaga. Kaya yun yung itatanim natin guys. Okay guys, ipapasalamat ako sa pagsilip dito sa aking munting channel. Kaya huwag kalilimutan guys, para updated tayo sa ating mga kapalang sa mga videos sa noong mga araw. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. And then, yung bell para manotify kayo kung sakaling may mga video tayong i-upload na bago. Maraming salamat po!